Sa parteng ito ng module ay pag-uusapan natin ang fact-checking, isang mabisang method upang labanan ang pagkalat ng fake news. Ang mga fact-checkers ay mga professional na tagasuri kung ang isang impormasyon ay tama o totoo. Kabilang sa kanilang job description ay ang pag-verify o pag-double-check kung ang isang impormasyon ay accurate o up-to-date, bago ito ilathala o kaya ay simpleng pagtawag sa isang source upang i-verify ang kanilang mga personal information, gaya ng spelling ng pangalan nila at iba pa. Importante ang kanilang kakayanan para sa mga media outlets, gaya ng mga newspaper o broadcasting institution, sapagkat kailangan ng mga ito makapagbigay ng tamang impormasyon sa publiko. At kung mali ang naibigay nila ay maaaring mawalan sila ng credibility o hindi na sila paniwalaan ng publiko sa susunod. Meron din namang mga fact-checking sites sa internet na sumusuri kung tama o hindi ang mga statements na ginawa ng mga public figures at pati na rin ang pag-debunk sa mga trending posts sa social media. Ilan dito ay ang Snopes.com at Politifact. Upang maging masigasig gaya ng mga fact-checkers, pagdating sa pagkilatis ng mga digital information online, ay dapat sagutin ang tatlong tanong sa tuwing makakakita ng mga kahinahinalang info. Una, kanino nang galing ang impormasyon? Pangalawa, anong ebidensya ang ginamit upang suportahan ang claim? Pangatlo, umaayon ba ang ibang lehitimong sources sa ibinigay na impormasyon? Magsimula tayo sa question 1. Sino ang nagbigay ng impormasyon? Siya ba isang eksperto sa paksa o isang simpleng netizen lamang? Kasama dito ang pagtatanong kung ano ang posibleng motibasyon o motibo ng nagbigay ng impormasyon na ito. Siya ba ay nagbibigay lamang ng impormasyon gaya ng mga newspaper o siya ba ay may hidden motive gaya ng mga commercials? Lahat ng information source ay may motibasyon sa likod ng kanilang aksyon. Question 2. Anong ebidensya ang ibinigay upang suportahan ang claim? Tandaan na hindi porket madami itong ipinakitang evidences gaya ng links, videos o websites ng kilalang organisasyon ay tama na agad ang kanyang claim. Ngunit ang kawalan ng evidence sa isang claim o post ay lubhang kahinahinala at sapat na dahilan sa iyo upang i-verify ang information. Question 3. Umaayon ba ang ibang lehitimong sources sa ibinigay na impormasyon? Humanap ng maraming lehitimo at mapagkakatiwala ang sources sa proseso ng iyong fact-checking. Gamitin natin ang fact-checking strategy na ito sa isang controversial na video mula sa palabas ni Jim Baker, isang televangelist na nagbenta ng sari-saring survival kits at apocalypse food buckets dahil ayon sa kanya ay malapit na ang end of times o pagguno ng mundo ayon sa librong Revelation. Narito ang isang video mula sa kanyang palabas kung saan inibitahan niya ang isang natural health specialist na si Dr. Cheryl Selman upang itampok sa mga audience ang isang silver solution na di umano ay nakapupuksa ng anumang pathogens gaya ng SARS, HIV at syempre ang coronavirus. Natin ang video na ito gamit ang tatlong tanong. Question 1. Sino ang nagbigay ng impormasyon? Si Jim Baker at ang kanyang asawang si Lori ang host ng palabas. Sa kasamaang palad, mayroong kahinahinalang nakaraan ang TV faster na si Baker na maaring makabawas sa kanyang credibility. Unang lumabas sa telebisyon si Jim Baker sa palabas na The PTL o Praise the Lord Club kasama ng kanyang unang asawa na si Tammy Faye Baker noong 1974. Ipinakalat ng programa ang salita ng Diyos sa paraang isang talk show para sa mga Kristiyano. Sa pagsikat ng palabas ay siya ding paglaki ng mga donasyong dumadating sa mag-asawa at sa programa. Panoorin ang clip na ito para sa buong kwento. What is there to say about televangelism that hasn't already been said in countless documentaries and depositions? If you're looking for a scandal-plagued celebrity, you'd do just fine perusing the ranks of televangelists as evidenced by these unholy examples. In 1974, Jim Baker and his then-wife, Tammy Faye, started the Praise the Lord television network, an evangelical Christian cable channel dedicated to spreading the good word and securing donations. In 1978, the Bakers opened Heritage USA, a Christian theme park with water slides, a 500-room hotel, and the staple of all amusement parks, tax exemption.
Things were chugging along smoothly, so much so that the decision was made to build a luxury hotel tower. But skyscraper money doesn't just grow on trees, so 165,000 people each donated $1,000 to the building's construction in exchange for a lifelong annual three-night stay. The Internal Revenue Service found this more than a little shady, leading to intense financial scrutiny of PTL Ministries. Furthermore, there was extra pressure on Baker because he and another preacher allegedly assaulted church secretary Jessica Hahn and then paid her $279,000 in hush money. In the end, PTL collapsed and Heritage USA closed down, with those $1,000 donors receiving a whopping $6.54 refund. Baker spent less than a decade in prison, and he can now be seen on his new program, The Jim Baker Show, where he sells end-of-days kits with his second wife, Lori Beth. Gaya ng napanood, noon ang nakulong si Baker dahil sa panloloko sa kanyang mga supporters at donors sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang donasyon sa pansariling luho. Nakalulungkot na tila siya ay nagbalik muli sa telebisyon upang gawin ulit ito. Question 2. Anong ebidensya ang ibinigay upang suportahan ang claim? Walang ebidensyang ipinakita si Baker kung paano mapubuksa ng silver solution na ito ang coronavirus maliban sa word of mouth mula sa isang di-umanong natural health specialist na si Cheryl Selman, ang guest noong episode na iyon. Ayon kay Selman, ang medisinang ito ay naging epektibo na sa ibang sakit gaya ng SARS at HIV at kaya nitong patayin ang coronavirus sa loob ng 12 hours. Kung pag-iisipan ay walang clinical test o approval ng FDA na inilabas si Selman para suportahan ang kanyang claims. Sa kabilang banda, todo susol naman ang ibang parte ng panel gaya ng isa sa kanila na nagsabing ipapainom niya ito sa kanyang anak. Question 3. Umaayon ba ang ibang lehitimong sources sa ibinigay na impormasyon? Pinakamainam na puntahan na ang WHO o World Health Organization upang i-fact-check ang claims tungkol sa silver solution. Ayon sa kanila, hanggang ngayon ay wala pa ding espesipikong medisina na kanilang nirekomenda laban sa COVID-19. Ayon naman sa politifact.com, isang kilalang fact-checking site na binigyan na ng Food and Drugs Authority ng Cease and Desist Order ang programang The Jim Baker Show at si Selman upang matigil ang pagbebenta ng silver solution sa kanilang palabas at website. Dagdag pa ng Politifact, ang solution na ito ay mayroong active ingredients na colloidal silver, isang liquid na naglalaman ng silver particles. Palagi itong ibinibida bilang isang immunity boosters at disease-curing supplement, ngunit wala namang scientific evidence para suportahan ang claim na ito. Sa kasamaang palad, maaari itong magdulot ng masamang side effects sa katawan, gaya ng pagiging bluish-gray ng iyong balat, ayon sa National Center for Complementary and Integrative Health. Sa susunod na parte ng module ay tingnan natin ang mga katangian ng isang fake news para mas madali mo itong ma-spot o makilala sa iyong pang-araw-araw na social media activity.